Hello, good morning. So ngayon, nandito na naman tayo sa market. So market time na po tayo. So sasamahan niyo po ako kung paano po mag-market dito sa Hong Kong. Tignan niyo po 'yun, oh. Pagka pumasok ka po ng market, meron na naman pong meron pong check, mag-check po ng temperature, pero ewan ko, nakatayo lang naman siya, automatic yata. Yan po, oh. Ayan. Nag-check po yan ng temperature. So, pupunta tayo ng market. So, ang unang natin pupuntahan ay doon po tayo sa vegetables. Sa vegetables muna tayo. Nandito yung kaibigan ko. Tapos ka na? Say hello! Hello, Deta. Kamil ko yung YouTube ko. Hello! Kulang ba? Hello! Good morning! Good morning! Please subscribe! Kulang ba? In bagabong! Ayan na, nagma-market din siya, tapos na yata siya. Oh, ano lang daw niya, Ilocano kasi parehas kaming Ilocano. Aayusin lang daw niya yung mga gamit niya. Ayan, maganda yan kasi oh, may dala-dala siyang mga mga newspaper para yung mga frozen foods niya kasi ilalagay niya sa bag niya, so babalutin niya siya ng newspaper. Iwas tulo daw, alam niyo yon, iwas tulo, kaya kanya-kanyang diskarte po yung mga natin, di ba? Ayan po. Yung yan po ang ginagawa niya. Oh, di ba? Gumagamit siya ng safety, iwas tulo sabi niya, oh, di ba yan? Yan po ang ginagawa niya. Tapos ilalagay po niya sa bag niya kasi may pack bag po siya. Ayan po siya. Araw-araw po siya nagmamarket. So, hindi daw. Every 2 days, kagaya ko. Kaya Friday ngayon, kaya nagkita na naman kami. So yung isda niya, binabalot po niya ng newspaper. Para ho, hindi malagyan po siya ng... Hindi mabasa yung bag niya. Naka-frozen kasi siya. May ice siya. So, hindi, fresh to. O, fresh daw. Kasi medyo may basa-basa. Alam niyo na, pag may basa-basa, medyo nakakabasa. Fresh yun. Oh, medyo basa daw. Medyo fresh daw. Ayun po yung ginagawa niya. Ayan. Fresh kami. Tingnan niyo po yung mga ginagawa namin dito as a OFW. Kailangan po may mga discard. Kailangan talaga maganda kayo. Ano yun? Asal po mo ganyan ka. Buyain to. Nakasubscribe. Saan? Sa Wali Ato. Hindi anak ko dahil dyan. Oh, diba? Papasubscribe ko siya para mapanood po niya yung namin dalawa. Ginang. Albas ka dyan nga ton? Kikita mong nga rin dyan. Gayim mo dyan lang. O diba? Ganun po yung mga ginagawa namin dito sa Hong Kong. Kaya akala nyo madali lang po yung mga namin. Mahirap din po yun. Hello, good morning guys. At saka good morning po sa lahat po ng mga subscriber po. Sa mga susunod pa sa akin. Nandito lang po ako ngayon. O diba? Pinapit ko po kayo sa gagawin. Pulutan kung sino yung mas pinipigyan po ng makas na hotdog na kukay ako. Uy, nadabunod. Kasi sa bahay po kasi maingay, di ba? Di ba? Pinapanood din niya po ako. Ganun po yun. Saan nilalagay niya na po sa kanyang bag yung mga binili niya po? Then, di ba? Maaga siya, maaga kang pumunta, no? Una ka sa Artin, eh. Ayan, punong-puno po yung bag niya. 2 days po yan. Kasi po, yung virus po dito sa Hong Kong, is 4 wave na tayo, di ba? 4 wave na po tayo sa Hong Kong. So, yung mga amo na naman, wala namang pasok. Kaya, ayan, hindi kabayan natin, nilalagay niya sa bag niya. Yung mga pinamimi niya, Ganyan po yung mga kabayan natin dito sa Hong Kong. Sana pinagdadasal natin na matapos na po yung virus para bumalik na po sa normal path yung mga kasama sa bahay. Normal lang yung mga isip-isip nila. Diba ganon? So, mamaya, pupunta tayo sa taas. Yan, may mga sarado pa po kasi medyo maaga pa. Tignan muna natin yung kabayan natin. Ayan. Naka-ready na siya kasi may pack-up siya. Tapos, bumili pa siya ng noodle. Epo.
karon. Apa yang suka? Apa? Ganun po yun. So mamaya pupunta po tayo sa ano, sa taas kung saan po yung mga, ayan po, may second floor po siya. Ito po yung first floor kasi, karnehan. So pupunta muna tayo sa second floor para mamili po tayo ng mga gulay. At saka i-ano ko kayo. Ayan, nakakon. Wala, gura ka pa, ibuyain pa yung gana, 3 minutes, tapno, at da, oras na nga. Ano? Apang ka pa dyan nga po ya? Ano? Kapag gumatang ka rin doon, ibili pa siya ng itlo. Agbulo tak entong Domingo. Napay ano data para ano? Ito, ang YouTube na alas na lang. Gladyan. Tapos makatulong na. May. At pwede ba? Awang bay, pero lagi pwede lang. Di ba Christmas? Ay, dito na. 1,000 tapos 500. Tapos 10 na load. Pinas, ah, 100. So, Domingo, I'll drive back to Domingo. Oh, sige na. Pupunta siya, bibili ng itlog. Tapos tayo naman, pupunta na tayo sa paa. Akyat tayo. Ipapakita natin yung, papakita ko sa inyo kung paano ba magmanin sa Hong Kong. Oh, yan po yung pera namin sa Hong Kong. Marami na naman ako ilalagay sa piggy bank. Oh, maglalagay din siya sa piggy bank na gagaya ko. So, pupunta na tayo sa paa. 4 years na ako kinamamo. Oh. Eh, ngayon, magre-renew ako ng sana ngayong February. Eh sabi nila, si Sir na daw ang ulit ang magpirma sa ay, wala akin. Kang long service. Wala. Inaano nila. O, tapos? Kaya sabi ko, magre-renew muna ako. O. Yung pinaka-long service ko, kukunin ko lang sa barya niya. Oo, maganda din yun. Hindi, sa kasabihin mo, dapat nila bigyan ka ng kahit na ano man lang, kalahati. Hindi, di ba pag ganyan na, parang change employer na ako. So, yung annual leave ko, ngayon, babayaran nila kasama yung plane ticket ko na one way, di ba? Oo. Hindi one way, saka hindi one way. One way. One way lang ba? Pauwi lang. Hmm, kasi hindi naman rin yun. Ah, oo. Ay, mautak pala yung ano mo. Kaya pabayaran ko na lang yung annual leave ko ng 4 years. Ah. Ganun po yung mga ibang amo kasi pag natapos mo na yung 4 years sa kanila, mag-change po sila. Kunwari, yung amo mong babae ang ano nagfirma sa iyo. Tapos, 4 years. Tapos na po yung 4 years at saka magsi 6 years ka na sa kanila, ipakasa naman po sa lalaki para yes, hindi para iwas po sila ng long service kasi pagkatapangatlong kontrata mo na dito sa Hong Kong, meron ka ng automatic na long service kahit hindi mo tapos yung kontrata mo, basta nakapirma ka po ng kontrata na iisa lang po yung amo, automatic na yun, may long service ka nang binibilang sa kanila. Pero si ate naman kasi tapos na daw siya ng dalawang kontrata, so nilipat po siya kay sir niya. Kaya wala daw siyang long service. Ito na lang ang long service. Kaya ayan na lang daw po yung long service niya. Kada, kada market yung Maria, kukuha siya ng ano pera. Hindi, ano kukuha? Ilalagay ko lahat ito. Ilalagay niya sa piggy bank. Ito lang hindi. Piggy bank niya. Para maipon at doon na ipon po yung challenge sinasabi. Challenge niya, meron ako doon. Yun na po yung sinasabi niyang long service. Kaya so, na. Tara na guys sa taas kasi hindi ano na din ako. Nakita na siya kasi tapos na siya eh. Ayun, nakuha mo na yung ticket. Kuha daw siya. So, ako na ang pupunta ko sa market. So, ipapa-share ko kayo. Halika guys, kasama niyo ako sa market sa taas po. Sa mga ano, sige na, thank you. Thank you. Oh, sige, bye-bye. Ganun po yung mga ginagawa namin dito. Si Ate kasi parehas kami every 2 days po siyang bumibili. So, dito tayo tumata. Umaakyat tayo. Akyat tayo. Ayan na po yung mga vegetables. So, may sitaw din sitaw. May sitaw. May kamote. Pero doon tayo bibili sa binibilhan ko. Ayan. Ito po yung mga market nila. May mga broccoli. May chikwa.
tayo. Doon tayo sa binibilhan ko. Ito po yung ano nila oh. Mga toge. Yung toge nila mahahaba. May mais din po.